Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napaka-sweet na istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel. Oh, my angel, angel, baby, angel. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Bakit di na lang totohanin ang love? Sa pagpapatuloy ng istorya, ay tinanong ni Kuya Ruel si Miss Rachel. Sabi niya, sana, Rachel, hindi ka maging katulad ng iba, no? Na kapag umasenso na sa buhay, ay bigla lang lalaki yung ulo. Ikaw, sa tingin mo magiging ganun ka? Nag-reply naman si Miss Rachel at sabi, hindi po, kasi lagi naman ako sinasabihan ni Papa na dapat stay humble, tapos dapat hindi ko kakalimutan yung mga tumutulong sa akin. Kaya ayan, sila Kuya Rab, talagang hindi ko sila makakalimutan dahil talagang may utang na loob ako sa kanila at napaganda at napaginhawa nila ang buhay namin. Talagang blessings talaga sila para sa amin. Oh, my angel, angel, baby, angel. Mr. Cupido, si Mr. Right, ikaw nga ba love of my life? Bakit di na lang totohanin ang lahat? Sabi pa ni Kuya Ruel, sa tingin mo, ano kaya yung nagustuhan sa'yo nila Kalinga Prab kaya tinulungan ka nila? Anong katangian mo kaya yung mga nagustuhan nila? Habang tinatanong ito ni Kuya Ruel, ay parang malapit siya kay Miss Rachel at onti na lang ang pagitan sa kanila. Parang halatang kinilig si Miss Rachel dahil magkalapit sila ni Kuya Ruel. Ngunit sabi din niya, uy, masyadong malapit. Huwag naman ganyan, susumbong ka tayo, Papa. Natawa naman si Kuya Ruel. Kaya naman, bigla itong bumalik sa kanyang posisyon at medyo lumayo kay Miss Rachel. Halata din naman na pinapakilig niya lang ang dalaga. Oh, my angel, angel, baby, angel. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Pagtapos naman ng kilig moments ng dalawa, ay sinagot din ni Miss Rachel ang tanong ni Kuya Ruel kung ano daw ba ang nagustuhan sa kanya siguro nila Kalinga Prab kung bakit tinulungan sila. Ang sagot doon ni Miss Rachel ay, siguro ang nagustuhan nila yan ay dahil kung ano talaga kami sa umpisa, ganun pa rin kami hanggang ngayon. Talagang hindi kami nagbabago, hindi katulad ng iba na nalaki yung ulo. Kami, alam namin yung mga taong tumulong sa amin at nag-stay humble kami kasi alam namin na yun yung tamang gawin. At dahil doon, mas maraming blessings pang dadating. Oh, my angel, angel, baby, angel. Mr. Cupido, si Mr. Right, ikaw nga ba love of my life? Bakit di na lang totohanin ang lahat? Dagdag pa ni Miss Rachel ay, alam mo kasi lagi din ako sinasabihan ni Papa na kahit kung ano man yung marating ko sa buhay ay dapat stay humble lang. Sinasabi niya din sa akin na dapat kahit anong mangyari, matututong lumingon sa pinanggalingan.
para maging madami pa ang blessings sa buhay. Kasi kapag hindi ka naman sa pinanggalingan mo, parang masamang tao ka na nun kasi hindi ka marunong lumingon sa mga taong tumulong sa'yo. Oh, my angel, angel baby, angel. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of... Pagtapos naman nila mag-usap tungkol sa mga katangian ni Miss Rachel, ay may napansin naman si Kuya Roel at sabi niya, "Alam mo Rachel, parang sa lahat na pinuntahan kong bahay na pinapagawa ng Kalingap Team at nila Kalingap Prab, parang ito talaga yung pinakamalaking bahay na nakita ko." Sabi naman ni Miss Rachel, "Talaga? Grabe naman. Sobrang thank you talaga kay La Kalinga Prab." Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Baby, this time it'll be love and they'll fight. Sa isang sulat mo ay nabihan ako para bang iba na ang lahat ng Mr. Cupido. Habang nag-uusap din sila Kuya Roel, ay naalala niya na sana magkaroon daw sila ng moment o ng time muli ni Miss Rachel para sa isa't isa ng silang dalawa lang. Kaya sabi niya kay Miss Rachel, "Rachel, kailan ka kaya magiging free? Gusto sana kita iyain lumabas para alam mo yon, maging ma-relax din yung buhay natin kasi sobrang busy na natin. Ako busy na ako sa pag-vlog ko, ikaw busy ka rin sa mga pag-aaral mo, kaya diba alam mo yun, minsan kailangan din natin ng break." Oh, my angel, angel baby, angel. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Bakit di na lang tutuhanin ang lahat? Sabi naman ni Miss Rachel ay, "Kaso medyo busy pa rin kasi ako eh. Ang dami kasing ginagawang gawain bahay. Tapos marami din akong assignment." Sabi naman ni Kuya Ruel, "Sige, hindi kung kailan ka nalang free. Talagang makikita natin na pursigido at talaga napakamaintindihin ni Kuya Ruel dahil hindi niya pinilit si Miss Rachel. Bagkos, inintindi niya pa ang dalaga." Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Baby, this time sa isang sulat mo ay nabihan ako para bang iba na ang lahat ng Mr. Cupido, ako na may tulong. Pagkatapos naman ng usapan nila Kuya Ruel and Miss Rachel ay bigla na rin pumasok si Kalinga Prab. In-explain ni Kalinga Prab ang mga gagawin pa sa bahay nila Miss Rachel. Tuwang-tuwa din si Kalinga Prab sapagkat napakabilis ng mga manggagawa nila doon. Talagang pursigido daw sila na magawa ang bahay nila Miss Rachel. Napakalaki daw ng improvement ng bahay nila Miss Rachel. Kaya naman natuwa din si Miss Rachel. Marami ring sponsor nila Miss Rachel ang mga nagpadala sa kanila ng bagong gamit. May nagpadala kay Miss Rachel ng book na magagamit niya sa kanyang pag-aaral at scientific calculator. Meron ding nagbigay ng 10K para naman sa kanyang pambaon. Napaka-thankful talaga ni Miss Rachel sa kanyang mga fans dahil tinutulungan siya ng mga ito. Oh, my angel, angel baby, angel. Mr. Cool.
ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakapanabik at talaga namang napaka-sweet na istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!